PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr. naghain ng reklamo sa Quezon City Prosecutor's Office laban sa isa umanong nagpapakalat ng fake news sa social media hinggil sa issue ng pagbawi ng suporta kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Si Patrick De Jesus sa detalye. Rise and shine, Patrick. It hurts me that there are people na gusto lang maging sikat yung kanilang vlog ay gagawa ng mga disinformation. Ipinahayag ni PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr. ang kanyang pagkadismaya sa kumalat na peking impormasyon sa social media patungkol sa umano'y pag-aaklas laban kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kung saan siya mismo ay idinawit pa. Sabi ng PNP Chief, walang kapatawaran ang pagpapakalat ng mga ganitong balita na nakakaapekto rin anya sa imahe ng bansa. No less than my face, the face of the Chief of Staff posted on viral and saying the AFP and the PNP withdrawing support or asking resignation of the President, it's unforgivable. Hindi po tama yon. We tried to promote investment and tourism, pero dahil lang sa mga to, sa pansarili, nag-create ng hindi magandang imahe sa ating bayan. We don't tolerate these things. And the people are counting on us. Nagsampa ng reklamo si Acorda sa Quezon City Prosecutor's Office laban sa nagpakalat ng peking destabilization plot na kinilalang si Johnny Macanias na isa umanong retiradong AFP General. Paglabag sa anti-cybercrime law ang inihain na kaso. Inaasahan po natin na yung prosecutor's office po ay magpapadala po ng summons dito po sa taong kinasuhan para bigyan din po siya ng karapatan sagutin ang reklamo na isinampa po ng ating GPNP. At nagpadala na rin po tayo ng official communication sa Facebook and YouTube para po sa preservation ng mga nasabing mga video vlogs po para magamit po natin as additional evidence po. Sa isa namang pahayag, sinabi ng isang media watchdog na tila pagpigil sa freedom of speech ang babala ng PNP sa mga online content creator. Git naman ng PNP, ang naging aksyon ay pagpapaalala lamang na dapat ay maging responsable. Nire-respeto po natin ang karapatan ng lahat ng individual na magpahayag ng kanilang saloobin, laban o paborman, kanino man o kaninong grupo maging sa ating gobyerno. Subalit, ang pag-exercise po ng ating karapatan must be within the bounds of law. Sabi ng PNP, pag-uumpisa lamang ito ng kanilang legal na hakbang kung saan hinikayat din nila ang iba pang biktima ng disinformation na lumapit sa kanila. Patrick De Jesus, para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.